Santiveros. Hindi daw sila nagbabayad ng mga testigo. Utang ina naman, huwag na tayo maglokohan, Madam Senator. Huwag na tayo magbulahan dito. Huwag na tayo magululan. Unang-una, Madam, ang sinabi mo, nilapitan ka ng witness. Diba? Ang sabi mo, naglumapit sa'yo ang testigo na yan. At sa anong paraan lumapit sa'yo ang testigo? Ang sabi mo, nag-send through email. Makapagmalinis ka sa sarili mo, napakatino mong tao. Ha? Napakalinis mo, napakaputi mo. Ang feeling mo, yung balat mo na maputi, ha, na malinis tignan, pero ang loob ng kaputian mo, kabulukan mo. Madam, ha? Sa simula't sa simula pa lang, puro kontra kayo sa administrasyon na to. Puro kayo tutol, puro kayo paninira. Ha? Kasi ngayon pagnanakaw nyo, napurnada. Ha? Kaya ganun na lang ang galit ninyo sa kasalukuyang liderato ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi kayo makaporma. Ha? Tapos sasabihin ninyo, hindi nyo gawain magbayad ng mga testigo. Putang ina naman. Tapos sasabihin nyo, gawain ng administrasyon. Eh kayong nasa likod ng mga paninira, di ba? Hindi nyo gawain. Kung hindi nyo gawain na nagbabayad kayo, bakit yung mga testigo nyo dati nagbaliktaran, pati yung mga vlogger ninyo? Bakit hindi nyo kasuhan ng mga na yun? Ah, bakit hindi nyo kasuhan yun? Na nagsasalita na binayaran nyo sila. Ha? Hindi kailangan ni Duterte ng testigo para magbayad. Madam, kayo ang may gawa. Ngayon yung sinasabi mo na isang pambababoy, ha? Pang isang panglalapastangan ni Attorney Ferdinand Tupacio. Bakit hindi mo patanggalan yan? Ba't hindi mo yung ipatanggalan ng lisensya? Ha? Hindi tanga, hindi bobo si Attorney Ferdinand Tupacio para magsalita na kayo ay mga may binabayaran. Ha? Hindi tanga si Attorney Tupacio para mag-akusa sa inyo na kung ano-ano. Ha? Hindi katulad ninyo, ikaw naman Risa, hindi ka naman abugada. Abugaga ka. Kaya ka lang naman nagmukhang tao, Risa, dahil doon sa ninakaw mo sa PhilHealth na pondo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapaliwanag yan. Yung pagnanakaw mo sa PhilHealth, dapat ikaw dapat ang unang imbestigahan. Ah, yung mga nag-aakusa dyan sa mga senador, yes, yung mga nag-iimbestiga, putang ina naman, eh pare-parehas lang din naman kayo mga kawatan. Diba? Pare-parehas lang kayo mga kawatan. Sinasabi nyo, kawatan ng administrasyon. Kung kawatan ng administrasyon, galit kayo sa kapwa nyo kawatan. Diba? Dahil ba ngayon mag-i-election? Dahil ba ngayon kailangan nyo magpapansin sa mga taong bayan? Na kunwari nagmamalasakit kayo? Ha? Dahil may katiwalian kulo na nangyayari ngayon sa administrasyon? Eh bakit nung panahon ni Pinoy? Ha? Nagsalita pa kayo doon sa Yolanda? Nako naman, putang ina. Tigilan nyo yung sinasabi nyo, mahal nyo ang bayan, mahal nyo ang sambayanan, makamahirap kayo, putang ina. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng liderato ni Pangulong Duterte. Ang ganda ng kanyang programa. Bakit hindi kayo makipagkasundo? Bakit hindi kayo sumuporta? Bakit? Kasi nga, mapupulaan kayong... Di ba kaya galit na galit kayo sa administrasyon na to? Dahil naputol ang katarantaduhan ninyo. Ha? Kaya ganun na lang kayo kabwisit. Kaya tigilan nyo yung kaartihan ninyo. Bago kayo magmalinis, bago nyo akusahan ang administrasyon, tignan nyo rin yung mga sarili ninyo kung matitino ba kayong tao. Ha? Tapos sasabihin nyo, imbestigahan ang mga troll. Imbestigahan ang mga warrior troll sa social media. Eh sino bang may opisina ang warrior ng mga social media? Hindi ba kayo?
magmarunong, huwag tayo magmalinisan. Alam natin yung mga pinaggagawa ninyo. Alam natin kung ano yung mga katarantaduhan ninyo. Ah, huwag ganon. Tangin eh. Ang ganda-ganda ng ginagawa ng administrasyon, sisiraan ninyo. Ito na lang ang isipin ninyo. Ha? Kayo mga nasa oposisyon. Kung magandang ginawa ninyo, maayos ang pagpapatakbo ninyo, bakit pinuputang ina si dating Pangulong Pinigno Aquino? Ha? Kung may ginawang matino sa administrasyon, sa pamahalaan ng panahon niya, bakit? Bakit minumura? Simple! Dahil balasubas! Mungguloy na nga, saikutik na, walang hiya pa! Ayon yung mabastos, ha? Kung kayo may respeto, kayong mga anti-government, kung kayo may respeto sa sambayan ng Pilipino, eh respeto ninyo ang sinusuportahan namin. Ha? Kung sa tingin ninyo, may baho ginawa ang administrasyon ni Pangulong Duterte, pailan nyo ng kaso. Ha? Total ilang buwan na lang ang Pangulo. Bakit hindi nyo pailan ng kaso? Puro kayo bunganga ng bunganga. Puro paninira. Diba? Puro kayo kawalang yan. Tapos kumakabakba kayo sa administrasyon, akala nyo ang lilinis ng mga pagkatao ninyo. Tignan nyo muna sarili ninyo. Kung gaano ba kayo katino, gaano ba kayo respetado? Ha? Huwag masyadong magmalinis. Ha? Huwag masyadong magdunung-dunungan. Utang ina naman. Nakakahiya. Ha? Nakakahiya. Tigilan natin yung tatanga-tanga kayo. Ha? Tapos galit na galit kayo. Ha? Para matigil ang isang social media blogger, ire-report nyo lang ire-report ang Facebook account para matanggal. Pusasabihin ninyo, mga bastos ang mga supporter ni Digong. Tapos sasabihin nyo, pambababoy ang ginawa ng administrasyon ng mga to. Ha? Hindi ba ipambababoy ang ginawa ninyo? Yung walang hiya inyo ang sambayan ng Pilipino? Ha? Di ba?